Hindi malilimutan ni Aladdin ang araw ng January 15, 1997. Ang araw na naglaho ang mundo sa kanyang mga mata. Kumusta po? Ayun. Okay ra. Pagsindin ako sa dinamita. Boto bitaw ditso. Dito naka ano kung ka ibaw sabay nakalitan ko ba ng kamot ka mo barog pero sakit naman ang kaning akong kamot nga dinay tukod nako sa pangay ito po nangyari po sumabog sa dibdib at mukha ni Aladdin ang dinamita naputol ang dalawa niyang kamay na sabugan ng dibdib leeg at mukha nabulag dalawang mata. Hampok ko sa Ginoo nga huwag iya kong buhayon, maayo, iya kong patayon. Okay rin ako, handam na ko. Ito nga. Handa na kayo mamatay nun? Oo, okay. Para na ko, murag. Huwag naman ko ipag-asa nga maka, malibri pa. Kay, daghan na magsambat, kay, daghan na magkindugo nga niagas akong lawas. Sa kabila ng sinapit, himalang na buhay si Aladdin. Pero permanente na ang kanyang pagkabaldado. Noong araw ding iyon, isinumpa ni Aladdin ang dinamita at ipinangakong kailanman hindi susunod sa kanyang yap ang kanyang mga anak. Pait naman kayo, naka-experience naman ko. Anong akong mga anak, ako gintambagan na. Kung doon ay kayo ganyan naman mo kapag pa-eskwela mo. Eskwela, good kay para na maka panginabuhi mo sa dito sa bayan ba, lugasa ba kung panginabuhi. Basta din na lang sa pagpanglabay yung dinamit na. Pero kung si Aladdin nagawang putulin ang tradisyon ng pagdidinamita, ang ibang anak ng komunidad tuloy sa peligrosong uri ng pangingisda. At ngayon, pabata na sila ng pabata. Kinabukasan, pumalaot kami at naghanap ng mga mangingisda. Ilang maliliit na bangka ang aming nakita sa di kalayuan. Tahimik at malinaw ang tubig, walang kaimik-imik. Nang biglinig kami ng pagsabog. Dalawang bata ang pinagmula ng pagsabog. Sa dulo ng kanilang bangka, ilang bote ang makikita. Agad akong lumusong para alamin ang hinga ng pagyanig. Malabong tubig ang bumungad sa aking pagsisid. Animoy, may nagsaboy ng puting pulbos sa karagatan. Nang luminaw ang tubig, napansin kong may mga kumikislap na kulay pilak sa ilalim ng dagat. Sinisid ko hanggang sa kailaliman at nagulat ako sa aking natuklasan. Hindi mabilang sa dami ang mga patay na isdang nakakalat lang sa buhangin. Ang iba, palutang-lutang sa tubig. Maya-maya, biglang sumulpot ang isang bata. Isa-isa niyang pinulot ang mga isda at saka tinuhog-tuhog. Marami sa mga isdang namatay, masyado pang maliit para pakinabangan, kaya iniiwan na lang sa bahura. Wala pang isang minuto, puno na ng isda ang hawak niyang panuso. Pero
Doon sa ilalim, parang namumulot lang sila ng isda. Ang daming mga, nandun lang sa sand yung mga isda, tapos nakahiga lang ng ganon. Alam mo, patay na. Tapos pinupulot lang nila. Pinupulot lang nila yung mga isda, tapos tinutusok doon sa kanilang mga pana. Ang daming namatay na isda.